Ah, okay. Ako dito si April May. Bali, katrabaho ko sila Beauty, sila Zanjo, si Ketchup. Doon ako sa ENS Dairy Corporation. Isa ako sa mga department head. At anak ako ni Julio Pamintuan, si Kuya Dante Ponce. And bali, ano kami dito eh. Very, meron kami sarili naming agenda. Kumbaga may hidden agenda kami. And lalo na ako, gusto ko talaga si Zanjo at type ko talaga siya. At bilang ngayon na naging, siya pa yung naging presidente ng kumpanya, talagang gagawin ko lahat para makuha ko siya. Kontrabida ba, Rory? Yes. Hindi, okay lang yun sa'yo, first project mo sa ABS, kontrabida. Yes, okay na okay sa akin kasi dapat huwag tanggihan ng work. Ang work ay blessing talaga yan. And of course, excited ako talaga magtrabaho talaga eh. Tsaka talagang sobrang motivated ako magtrabaho. Now that I'm in a new environment, I'm with new co-actors. Parang, alam mo yung feeling na parang it's your first day in school again. Yung ganon, okay. Yung excitement. Parang ganon. So, pero kadalas ang kontrabida, kinamumuhian ang viewers. Okay lang sa akin yun. Kasi kung walang kontrabida, wala ring kulay, walang problema, walang ano. And para sa akin, okay lang talaga sa akin maging kontrabida dahil ako yung dapat wag tularan ng mga taong nanonood. Okay. Ako yung magbibigay ng example na dapat wag nilang tularan and na dapat i-avoid nila. Pang ilang beses mo na mag-play ng ganitong karakter? Pangalawa na. Kasi dati nag-kontrabida na rin ako sa kabila. Mm-hmm. And then now, ito, ngayon. Mas bad ba ito kaysa ay yung hindi, mas bad yun dati. Okay. Nananakita ko ng mga bata doon eh. Dito ano lang ako, malandi at maarte. Oo. Okay. Masin yung lumipat ka ba dito? Ito ba yung offer nila? Initial offer nila sa'yo? Actually, hindi. I'm just so very blessed kasi I did look tests for different shows. Mm-hmm. And I was just so happy na kinoconsider nila ako. And hindi ko akalain na ito na, malalagay na ako agad-agad sa bagong show. Kaya sobrang thankful ako, sobrang happy. Kasi ganun, hindi ko naman talaga, kasi wala po akong contract. I'm not under contract. So, andito ako and guesting-guesting. Nag-showtime ako hanggang sa inofera nila ako mag-MMK. Which I also auditioned for. Nag-audition din po ako para sa MMK Nurse Rapper. At ginawa ko na yon. At yon, napakalaking blessing na napakaganda ng feedback. At ayun, ito na, napunta na rin ako sa Dream Dad. Pero what made you decide since wala pa ng initial offer na lumipat na? Ah, kasi ano, I want to grow as an artist. I want to explore. Gusto ko pang gumawa ng mas marami pang roles at mas makatrabaho, mas marami pang artista at talagang para rin, alam mo yun, for a change of scenery, di ba? Since wala kang contract, open ka pa rin gumawa sa iba. Well, para sa akin, I wanna focus muna dito sa ABS and pero in the future, syempre, work is work, 'di ba? Blessing pa rin 'yan. Kaya para naman sa akin ever since as long as the script is good, the role is good and the show is good, talagang hindi ako tatanggi, gagawin ko. Pero clarify lang, per project ka dito or may network contract ka na? Ah, per project. Yes. Pero then, may career program na kasama. Hindi ko kasi alam eh, parang more of, ano lang siya, parang go with the flow. Let's go with the flow. Ganito. Okay, dito sa kapamilya, sinong actor ang sa tingin mo magiging interesting makatrabaho bukod kay Zanjo? Ah, bukod kay Zanjo, syempre, sino ba? Si Papa P. Okay. Nakaka-excite. Kasi parang, every time nakikita ko siya, talaga, ang gwapo-gwapo niya. At napakagaling din niya umarte. And of course, John Lloyd. Hindi mawawala kasi talagang fan na fan ako ni John Lloyd. Pinapanood ko yung movies nila ni Bea, Alonzo. At talagang gusto ko rin siyang makatrabaho in the future. Yun. Maxine, ano yung initial impression? Kasi first teleserye mo, no? Yes. First day mo dito. Nakakakaba, pero at the same time, yun, nakaka-excite. Ano ba yung na-feel ko? Kinabahan ako, pero at the same time, parang sanay rin naman kasi ako sa taping, pero syempre, it's a new environment and it's a new network. Kaya, nung una nakikibagay muna at kinakapakapa ko yung mga tao. And then yun, naging totoo lang ako, naging kung paano lang talaga ako sa totoong buhay, kung sino talaga ako sa trabaho. And I try my best na makipag-bonding sa kanilang lahat kasi syempre, mas gagaan ang trabaho kung lahat kayo okay sa set at lahat kayo bonded, lahat kayo close. Tsaka ano ako eh, very, I'm easy to get along with, I'm easy to work with, I like meeting new people and I like making new friends. Kaya any opportunity na makakilala ako ng mga bagong tao, I welcome it kasi
marami ako natututunan sa lahat ng tao na nakikilala ko. Kaya talagang lahat ng tao na nakakatrabaho ko, ayan, marami ako natututunan sa kanila. And yung reception ng mga co-workers mo, anong naramdaman mo sa reception ng mga co-workers? Ay, napakabait nila. Talagang, lalo na yung production staff and the crew, everyone. Noong una pa lang, noong nag-MMK pa lang ako, talagang alagang-alaga and talagang very professional. Everyone was professional and warm. Sobrang warm. Sobrang, I feel so blessed na ang warm ng pagtanggap sa akin, hindi lang ng co-actors ko or ng production, ng mga boss ko, hindi lang sila, pero kundi yung lahat ng kapamilya, viewers. Nakakatuwa, every time na nababasa ko yung mga comments nila, feedback nila, lahat po sila parang tuwang-tuwa na nandito ako, which is nakakataba ng puso. Kasi like I always say, every time I do something, every time magtrabaho ako, umarte ako, or may gawin akong decision sa buhay ko, hindi ko ina-expect, wala akong ina-expect, kasi ayoko mag-expect. Kumbaga, ginagawa ko kung ano yung gusto kong gawin, dahil yun ang gusto ko, at ginagawa ko yun para sa sarili ko. At kapag nakakuha ako ng magandang response, at nakakuha ako ng magandang feedback, sobrang bonus yun para sa akin. Pero hindi ko ina-expect. Never ko ina-expect po na tatanggapin ako ng ganito ka-init at ka-sarap ng feeling ng mga kapamilya viewers. Hindi ko in-expect yun, pero nung nakita ko at naramdaman ko kung gaano ka-warm yung welcome nila sa akin, ang sarap ng feeling. Parang talagang, it's a new family and it's a new environment and I'm so happy. Status na lang. Ay, zero. I'm very much single and I'm in a relationship with myself. Hindi kasi, sasabihin ko talaga, to be honest, every time I'm in a relationship, parang hindi pa ako ganun ka-ready. Tapos I jump from one relationship to the next. Kasi I get excited. Nakikita niyo naman, di ba? Lagi ako excited. So I get excited easily and then I jump from one relationship to the next. Na parang hindi ako masyadong, yun pala, hindi ko pa masyadong na-focus yung sarili ko. And hindi ko pa masyadong naayos lahat ng kailangan ayusin sa sarili ko. Which means, I need to love myself first. First and foremost, yun ang kailangan kong gawin. And right now, what I'm doing is I'm loving myself by putting my career first because I owe it to myself na lahat ng nagagawa ko ngayon, lahat ng trabaho, kailangan kong mag-focus doon kasi hindi na ako bata eh. Alam mo yon, dati talagang, aminin ko ha, when I started showbiz, parang masyado pa akong bata noon. And I thought it was all play lang, laro-laro lang. Hindi ako masyado nakapag-focus. But now that I'm much older, I don't have regrets. Don't get me wrong. Wala akong regrets sa buhay ko. But right now, I wanna look forward and I want to do this for myself. Kaya ayoko muna mag-jowa. Hanggang kailan? Hanggang dapat mahanap ko na talaga yung nararapat para sa akin at yung deserving. Ano ba ang description ng nararapat? Hindi, syempre gusto ko yung deserving, yung talagang mamahalin ako ng buong buo, tatanggapin ako ng buong buo. Kasi madalas ang nangyayari, masyadong marami yung tinatry akong ibahin at baguhin kung sino ako at kung sino talaga ako. At ayoko yun. Gusto ko kung sino ako, yun ako, mamahalin nila ako. Siyempre, meron akong mga flaws. Don't get me wrong, hindi ako perfect. Pero meron akong mga pagkakamali na gustong baguhin ng mga lalaki. But, hindi pa pwedeng pati yung kung sino talaga ako, try na nilang baguhin. Kailangan talaga kung sino ako, mahalin nila. At gusto ko talaga yung pinapatawa. Yun ang gusto ko. Maxine, ano yung natutunan mo doon sa tabi